Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming simple life. Note and comment down below. We share and like this video. Dito tayo ngayon sa palengke ng hulog. Pauwi na. So today's agenda is to repaint itong aking lalagyan na ng makeup kasi silver siya, medyo dark siya dun sa aking vanity nook. So spray paint natin 'yan. And I was also advised na gumamit ng sandpaper para medyo may kakapitan yung ating paint para hindi siya madaling ma-scratch. So dito tayo sa labas, naglagay ng Manila paper. Wala akong mabiling dyaryo eh. Nag-try ako mag-spray test. So ayan ang itsura. And now, let's do the rest of it. 10 minutes later guys, ito na ang kinalabasan. Tapos babalik ta rin ko yan para magpantay. 15 minutes later, it's dry, and ito na yung mga laman niyan. Don't worry guys, I'm going to do a makeup collection. Pinapaganda ko lang tong setup natin. Okay, so ayusin na natin to. I'm also watching this show on Netflix, yung Minimalism. Lots of stuff. I was filling the void with consumer purchases. Happiness had to be big for a patient. Check this out guys. See? Nung dati, ganito pa siya, yung chrome na silver. Ginawa ko siyang white. And mas maaliwala siya tingnan. Pagkatapos, I'm going to get rid of this one. Ito, ilalagay ko to sa master's bedroom. Tapos, bibili pa ako ng isa nito. Kasi hindi siya useful talaga. I think mas magiging useful to sa master's bedroom. And if you wanna know the reason why, dito kami sa office na tutulog ni Justin is because... Sorry, hindi ko pa ito masyado nalinis ha. See this? This is supposed to be our master bedroom. But may dalawang gym equipment, so hindi kaya. So, ayan na nangyari. Didigpit ko pa pala to. Tingnan mo si Justin, no? Kami total opposites, eh. Ako, ayoko ng ganito talaga. Kapag nakita ko sa sahig, gusto ko itapon. Sorry, love. I'm invading your privacy. But check this out, guys. Ay. Sa kanya, malinis na yan. Sa akin, makalat pa yan. Tapos may nagtanong sa inyo, guys. Sabi niya, nakalimutan ko na kung anong pangalan niya. Sabi niya, parang pinapaganda ko daw yung apartment namin, yung bahay namin. Pero eventually, at the end of the day, hindi naman daw sa amin mapupunta. So let me explain my thoughts on this actually. Kasi itong apartment na to, yung itong buong apartment, I only pay like 5,500 for this. Like, that's so cheap. Para sa ganito kalaking apartment. This is even cheaper than my old apartment. That's why we moved here. And yung dati namin apartment, unti-unti na siyang naaagnas, inaanay na and everything. And second, speaking of anay, if I own a house, and then magkaroon ng mga ganong pagkakataon, parang I don't have the energy. Ay, wala akong enerhiya para asikasuhin yung mga bagay na ganun. Pagkatapos, yung binabayaran ko rent dito, nakatag siya as puhunan. Puhunan in a way na parang office rental expenses, parang ganon. For me to run my YouTube channel. So basically, na-justify ng aking YouTube earnings yung pagbabayad ko ng apartment na to. So technically, hindi siya more of like an expense for me. It's more like ipuhunan to keep everything running, you know? I'm not really sure if I'm making sense here, pero yun. Pasensya na kayo guys, hindi talaga ako magaling sa math, hindi rin ako strategic sa mga bagay na ganito, hindi ko to pinag-aralan kaya wala ako masyadong knowledge about this, pero ganun lang ang aking perception ng buhay. Gusto ko simple lang, ayoko nga ng malaking bahay kung tutuusin. Actually, ito na yung pinakamalaking gusto kong mangyari kasi nga, hindi ako naniniwala sa katulong, ayoko ng helper sa bahay, ayoko ng may ibang tao na magluluto, maglalaba, maglilinis para sa akin. Gusto ko ako yung gagawa nun. Kaya, if I go for a bigger house, oh my gosh, sobrang mapapagod ang lola nyo. Not that I'm discriminating the house help that you guys have or kung may katulong man kayo or whatnot. Perception ko lang yun. I've had bad experiences. Not personally, pero dun sa mga naging kamag-anak namin, mga naging kapitbahay namin, may mga bad experiences sila sa mga helpers nila and... Alam mo yun, prevention is better than cure. Ayoko mangyari sa akin yun. At saka may mga trust issues ako sa mga ganyan. Although burara ako, may mga trust issues talaga ako. Ayokong mangyari sa akin yung mga naranasan nila.
Biruin mo guys, may mga kakilala ko na kumabit sa katulong, nagnakaw yung katulong, sinasaktan yung mga bata ng mga katulong. Hindi naman siguro lahat ng katulong ganun, pero mas maganda nang wag na lang mangyari yun, di ba? Can you guys see that? I'm done with my laundry for today. I always appreciate this nice view from our balcony, terrace, or whatever you wanna call this. Sobrang ang ganda. I love seeing coconut trees. Parang feeling ko sa kabilang dako may dagat o may kung anong body of water. See that? Ay, ang ganda. When it's so quiet in this apartment, may mga bagay din ako nare-realize eh. May tinext ako sa nanay ko. I'll share it to you guys. So, sabi ko kay Mama, Mama, kamusta? Love you. Thanks for teaching me the value of work. Thanks for being patient with me. I love you and Papa so much. I'm so sorry for being a spoiled brat when I was younger. And maybe until now. Mwah. And then my mom said, what's your problem? We love you so much. That's why we have lots of patience. Sabi ko, ha ha ha. Wala ako problem. Turman. Ha ha. Where? That's supposed to be where's. Where is my organic honey. By the way guys, I decided to change the template ng aking vlog para mas malinis tingnan pag magkakasama kasi yung dating template magulo. Magulo, parang banderitas ang itsura. So I hope you like it. I'm so hungry. Tapos guys, look, may dumating na pa. Galing kay Miss Pam. I can't wait to dig through the box. Ay, grabe guys. Sobrang excited na ako. Nakalikaling ko ng laman yan. Yeah! Okay, are you guys ready? I'm so ready. And, oh! 4 Morphe palettes. Like, seriously? Seryoso ba ite? Actually, sinenda ni Miss Pam sa akin yung email kung ano yung mga products na ipapadala niya. Ito na naman tayo sa mga OA reactions ko. Pero talaga naman guys, kasi iba talaga yung pakiramdam ba? And I don't wanna mess up my manicure. Ayun. Look at the colors. So pretty! Limited edition Morphe products. See ko anong kulay nito. Oh my gosh, I'm so excited. Cause I can see shimmering taupes dun sa packaging. Hindi naman ito ang first time na nakatanggap ako ng care package galing kay Miss Pam, pero talagang every time makakatanggap ako, hindi ko talaga, walang paglagyan ng kaligayahan sa aking puso. My first Anastasia Beverly Hills palette, and this is the Modern Renaissance. Ito yung sobrang love na love ng mga tao, as in, oh my gosh, velvet. Look at that velvet packaging. Ay, nako, parang ayokong gamitin. Are you guys ready? Ready na ba kayo? Woo! Ala siya! Nakita nyo? Nakita nyo ba? Okay. My favorite. Fix Plus by MAC. More lippies. Ooh! Okay. And I have more lippies. Ang dami. Okay, what else? Woo! Ito, babe. Okay, ang solusyon sa aking tibak-tibak na paa. Ano po, salamat. What else? Okay. Ooh, there's a foot cream. What is this? Ay, ang galing! Guys, look! Parang gel. Moisturizing gel booties. Ang galing! May gel sa loob. Malambot siya, oh. Whoa! Amazing! Tarte. The Tarte Box. Anyway, bago tayo magpunta dyan, ito yung kay Justin. Mukha ng dami ng... Oh my gosh, look at the lashes. Ito guys, oh, ito yung lagi nyong kinocompliment na ang suot. Pag ito yung suot ko, sobrang tuwan-tuwa kayo. Ardell. Ito po yun, 600 black. She mentioned 20 pairs, I think, ang nandito. Kakaloka. And some Huda Beauty lashes. Oh my gosh, look at that. Ooh. See? Beauty blenders.
And I have a big one. Diyan! Tapos, ano pa bang nandito? Hala siya! Becca Primer! This Shape Tape Concealer. I'm so excited to give this a try. And what else? Shade and Light Palette! May high-end na tayong contour palette. Jaune de Secours? Jaune de Secours? Ko alam. Woo! Too Faced Chocolate Bronzer. Oh, this smells really nice. Oh my gosh, guys. Sobra. Oh! So, ayan na siya, guys. Nasa floor na siya lahat. Okay, gagawa tayo ng mas in-depth na video, okay? So, in this segment, ano lang to? Parang pahapyaw. Okay, dun sa mas in-depth na video, dun ko ipapakita yung mga products na pinadala ni Miss Pam, tapos magpapag-giveaway tayo. Okay, stay tuned for that! The camera died because lobat na siya. Sorry naman dun, guys. But anyway, nandito na kami sa bahay and tapos na ako mag-skincare. Itong itsura ng mukha ko bago matulog. Ano ba nangyayari pa tumiitim yung liig ko? Comment down below, sino sa inyo yung nakaka-experience niyan? Ayan o, ang itim mo. Paano kaya natin pakuputin? Mag-iisip ako ng paraan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video. And I hope to see you again tomorrow. Bye! Ayan si Justin, wala nang malay. Tulog na. Ngayon, paano tayo mag-edit? Parang yung bed.